So welcome sa Rod TV. Ito siguro yung pinaka first video ko na kung saan parang involved talaga dito yung mga subscribers ko. And tama, kayo yun. At ngayon nga, nabasa nyo naman sa title, gagawan natin sila ng isang name logo. By the way, ito yung nakakatawa dyan. Hindi ko rin kasi sinabi sa inyo na magpo-post ako ng ganito. And miss ko yung mga subscribers ko na involved dito ay wala ring idea. Dahil nag-observe ako sa mga recent kong video at nagbasa ng mga comments sa comment section kung sino nga ba ang pinaka-loyal, pinaka-active nating mga subscribers. So para pasalamatan kayo, siguro itong video na lang yung mga maitutulong ko sa inyo. Pero Rod, saan ka bababase? May tatlo tayong pagbabasihan. Ito yung YouTube profile nila, content nila, at yung unang-unang kulay na makikita ko sa channel nila. Bali lahat ang style na makikita nyo, yung mga pinag-iisip ko is pure perspective lang. Kung ano lang yung tingin ko sa kanila, yun lang yung mga magiging style sa paggawa ng isang name logo. Bali disclaimer lang, hindi po ako professional na graphic designer. Hindi ako professional na logo maker. I'm not using Adobe software. Gumagamit lang ako ng mobile app, cellphone lang talaga. And hindi ko inuobliga na gamitin ng mga tao mai-involve sa video na to yung logo na gagawin ko. At final, yung video na to ay for entertainment purposes only lang. So ang una natin si Micah Jane Lumba, based sa kanyang picture, no, para siyang may halo sa ulo. So parang angel ang ating una. Punta naman tayo sa videos niya, ang content. Ewan ko, parang nakikita ko karamihan is money tips, parang ganun. So siguro angel and money tips. Tapos yung color na una ko nakita is color blue. So ang gamit nating app ay Pixelab at text. Okay, Micah Jane Lumba, masyadong mahaba ang pangalan mo. So, ang naisip natin is, gawin muna natin initial niya, which is M, Micah Jane, MJL. So, ayan, lakihan natin. Tapos, palitan natin ng font. Ang font na bagay sa kanya ay parang ganito para sa akin. So, panindigan natin ng color. So, dito sa 3D text, lagyan mo natin siya ng, ayan, lagyan natin. Depth. Siguro, bawasan lang natin. Yung depth natin, siguro gawin natin mga 6. Itong darken, gawin natin konti lang, mga 9. So, ang next natin is lagyan natin ng shadow. Itong blur radius niya, tignan natin. Siguro okay na itong 26. Ayan. Dito naman sa offset, okay. Siguro gawin natin 12. Lagyan natin ng stroke. Lay black. Itong makapal, wasa natin. Ayan, 3. Okay na itong 3. Itong gawin natin, medyo palakihin natin to. Ayan, tapos punta natin sa gitna. Adjust natin yung check. Nasa gitna na siya. Tapos, iharap natin yung engine. Okay, ayan. Okay na siguro yan. Kailangan niya ng background na maulap. So, ayan, lalagyan natin siya ng ulap na background. Ayan, likod natin ulit. Pinakalikod niya. So ayan na, meron na siyang ulap na background. So ayan, meron na siyang halo yung LED. Saan natin pwede sa M? Sa J na lang, mas maganda sa J. Yan, pwede na yan. Parang angel. Wait, parang may kulang pa. So ayan, may pakpak na. Yan, para sa likod siya. Ayan. Tapos i-copy natin yung pakpak. Mas maganda pag meron sa kabila. Yan. So ayan, ganyan din. Itan lang natin ano. Ba ang kulit? Kasi na hindi ako professional ah. So next naman natin, lagyan natin ng... So sabi ko pala sa content niya, more on money tips. So lagyan natin ng patunay na kailangan may money tips. So ayan, may barya na siya. Ang barya sa natin lalagay. Natatawa ko sa ginagawa ko. Di ko alam kung maayos. So ayan guys, meron ng angel at money tips at color blue. Ano pa bang kulang? Ayan, medyo okay na. Lagay natin siya dito banda. Ayan guys, no? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang next naman natin ay si Ed Brian Malmis. So ayan si Ed Brian, based sa kanyang profile, no, para siyang
hindi nakatingin sa camera, so parang candid. Ganun ang nakikita natin. So ayan guys, more on cover. So parang, although hindi lahat, pero more on cover nakikita ko. Yun yung una kong nakita. So panindigan natin yung mga una natin nakikita. Para siya music lover, parang ganun. So parang candid, tas music lover. Unang kulay na nakita ko is kulay red. So ayun. Okay, si Ed Brian Malmis. So ang naisip ko naman, lagyan natin ng konting spacing yung words niya dahil mahaba rin ang pangalan niya. Palitan natin yung font. So guys, ito yung napili kong font niya. Litan lang natin onte. Kung sabi ko kay Ed Brian, kulay red, no? So red ang gagawin natin na color. Yung depth natin siguro, ayan, 2, mas okay siya. Post color black sana. Ayan, black. So ayan, lakihan lang natin. Ay sige, okay na yan. Lagyan naman natin siya ng shadow. Yun. Blur. Siguro okay na itong 25. Siguro itong offset is 12 na lang. Mas okay. Check natin. Lagyan natin ng stroke. So, liitan lang natin yung stroke. Parang gusto ko palitan yung shadow. Gawin natin parang color violet. Tingnan natin kung babago. Yung blue violet. So, okay ba? Ayan, okay na yan. Ayoko naman ng masyadong black. Mukha talagang Netflix. So, ganito yung kulay. Ilagyan natin siya ng mask. Ano ba tong mask rod? Para saan? Tignan nyo na lang mangyari. So ayan guys, oh, yung nangyari, parang natapyasan ng ewan. Siyempre kailangan natin ng apelido. So position lang natin. Dahil nga sabi ko may ilig siya sa music, no, lalagyan natin to ng mga parang pang music. So well, inagyan natin siya ng parang yung sa music library. So ayan, mukha ng music lover. So ayan, lagyan natin siya ng parang nota. Dahil candid nga, paano ito magiging candid? Ayun. Ayan, pwede na, candid na yan. Nakabaliktad. Tapos medyo iganto natin. Yan. So ito na yung kay Ed Brian Malmis. I'm a savage. Classic, bougie. Ito naman si Jazz. So ang picture niya naman dito ay para siyang mysterious, no? Kasi parang mata lang yung kita. Yung content niya naman, ang una ko na namang napansin is parang aesthetic. Ewan ko, parang ganun yung dating sa akin. And yung color na una kong nakita is kulay itim. Kulay black. Type natin. Hanapan natin siya ng font. So lakihan lang natin onte. Nagawin lang natin siyang color black. Ayan. Tapos i-copy natin ng tatlong bases. 1, 2, 3. And papatungan natin ng ganito. Gagawin naman natin is color blue naman itong nasa ibabaw niya. Check natin. Kaliwa na lang natin guys. Ayan. Then dahil nga aesthetic, no, kailangan ng mga stars. Lagyan natin ng stars. So ayan, may star na. Banatin lang natin. Okay. Click na natin ang gusto. Ayan na guys. Madami ng star. Aesthetic na to guys. So ang next naman natin gagawin yung opacity ng star. Gawin natin 50 lang. So dahil nga aesthetic, lalagyan natin ito ng background na ulap na kulay pink. Kasi ganun madalas sa mga aesthetic. So yan na yung ano, yan na yung ulap. Ilalagay lang natin sa likod. Ayan. Ayan, nakalock na. Then, dahil sabi ko nga mysterious, ano ba ang pwede nating lagyan para mas magmukha siyang mysterious, no? So, ayan, guys. Ayan, mysterious na talaga to. So, ayan. Mysterious, check. Aesthetic, check. Color black, check.
next nating loyal subscribers ay si Aaron Mendoza. So based sa profile niya, no, para siyang ginawang cartoon. Tapos may aso which is galing sa Snapchat. So para siyang dog lover. Oo, dog lover. Una ko nakita eh. So punta tayo sa channel niya. Observe natin ang mga content niya. Then sa videos, doon pa lang sa banner niya, mukha siyang gamer talaga. Mahilig siya gumawa ng mga gaming or something. Ang dami. Ang na-observe ko is color yellow, gawa nung damit niya na kulay dilaw. So, yun yung una kong nakita. So, si Aaron Mendoza ay mukha siyang dog lover. Tapos sabi ko nga, ano siya, gamer. So, type natin ang Aaron. So, ibay natin, gawin naman natin ang Mendoza ay nasa baba. Ayan, gitna na. Lakayan natin onte. Tapos hanapan na natin siya ng font. So ito yung nahanap ko na font. Ang sabi ko nga sa kanya ay color yellow. Ipagdikit natin yung ano, mga letra. Ayan. Para mas makita nyo, lagyan natin ng stroke. Ayan. Lagyan natin ng shadow ulit. Ang shadow niya ay yellow na lang. Ayan. Tapos yung words naman, yung spacing ulit ayusin natin. Gawin natin. Ayan. Masyado na silang magkakadikit. So ayan, na gitna na natin. No? So ang gagawin naman natin, i-emboss natin ito. Ayan. So nabuhay. Mas nailawan ang kulay. Dahil nga sabi ko gamer siya, lalagyan natin ng Minecraft. Dahil yun yung nakita ko sa ano niya, channel niya. So ayan, nandito na yung mga characters sa Minecraft. Ayan. Siyempre, sabi ko nga, dog lover siya, lalagyan din natin ng dog. Ayan, meron na siyang dog rin sa Minecraft. Lagay lang natin siya dito na lang sa E tsaka sa M. Yan. Diba? Tapos, ang pa bang ulang? Lalagyan natin ng background na pang-gaming. So, ayan, ito yung blue. Lagay muna natin sa ibabaw, tapos ipunta natin sa likod. Bang! Sobrang lakas ang trip natin, lagyan natin ng ganito. Ayan, Aaron Mendoza. So, isave natin yan. Creeper. So, ayan guys, dahil na-edited na yung video na to, papaikliin lang natin kasi during the actual video talaga, napakatagal siya as in kasi nag-i-edit pa ako, nag-iisip pa ako ano yung mga pwede natin ilagay, pwede i-adjust. So, sobrang tagal talaga. Pero ngayon, pinabilis lang natin kasi syempre, kinakak ko na yan. And kung gusto nyo ng part 2 nito, kung gusto nyo magawan ko kayo, yung pinakaunang mukha ko pag-comment sa baba, kung ano yung nabago sa background natin, kung anong meron, automatic kasama na siya sa part 2 nito. Then, like this video kapag umabot ito ng 50 likes. Promise, part 2 gawan agad natin yan. Baka lang trip nyo. So, shoutout muna tayo. Shoutout kay Janrex PH, kay EJ and Acel Vlog, kay Concon Deatras, kay James MF Vlog, and kay Jolo Jan La Corteza. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. And yun, i-shoutout natin kayo. So guys, katuwaan nga lang yung video na yun. Gusto ko lang ma-appreciate kayo. Lalo na yung apat na nabanggit sa video ko. Yung apat na involved, sobrang salamat sa inyo. Sana sumuporta lang kayo palagi. And i-check nyo yung channel nila. Alam ko mga YouTuber din kasi sila. So sana suportahan nyo rin sila tulad ng pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat sa panonood. Like this video kung nagustuhan mo nga. Mag-comment ka sa baba ng any suggestion or any opinion sa video na to. Click the subscribe button and the notification bell kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Dahil kailangan mo na mag-subscribe guys. Kailangan na. So maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod ko na video. Ay wait, yung apat na yon. Kung gusto nyo pala makuha yung picture na yon, i-screenshot ko dito sa dulo ng video na to. Or pwede nyo akong i-email kung gusto nyo ng actual picture na yon. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod ko na video. Support me for more upcoming videos. Peace out!